Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano ba pang dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Ano ko po, itong acidic na ito, ito pinag-iugnayan sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo. Good afternoon! Magandang hapon mga kaibigan. Hello there! At narito na ho ang inyong mga lingkod. Ako po si Edwin Eusebio. Kasama si David Oro sa ating po namang palatuntunan, Balita na Serbisyo pa. Aking partner David, I think ay connecting on the line kapag siya'y working from home. Partner, gandang hapon! Magandang hapon, partner! At ngayong araw na ito ng Miyerkules ay parang hindi pa kita makita. Ayan. Ngayong araw na ito ng... yan! Okay! Ay araw ngayon ng Wednesday, ano? January 13. At tayo po ay usapang national tayo ngayon at mga mainit na balitang ating tatalakayin na partner. Oo, at siguro later on later part of the program, yeah, ay nakikipag-ugnayan din sa atin yung pamahalang syudad ng Malabon sa pamamagitan ng kanilang public information officer, yeah, sa si Ginoong Bong Padua. Kasi kung mababalitan mo, for the past 2 weeks, ay sunod-sunod na mga killings ang nangyari dun sa siyudad ng Malabon. Correct, oo. Tama ka dyan, partner. At I understand, yung mga barangay official dyan, at iba pang official sa Malabon, ay meron pong nagkakaisang stand laban po dito sa sunod-sunod na patayan sa lungsod ng Malabon. At bilang katunayan, partner, ay nag-react na rin dito ang Commission on Human Rights dahil nga sa ilang politiko at yung isa'y aktibong barangay captain ang pinaslang dyan po sa Malabon area. And take note, broad daylight yun, ano? Parang walang, sabi niya, walang takot yung mga wika nga natin sa larin dyan sa siyudad ng Malabon. Kaya siguro, alamin natin kung ano yung mga aksyon na ginagawa ngayon ng city government. That's right. Magamat naintindihan natin na yung ilan dyan ay confidential, police matter, eh, siyempre, bigyan lang natin assurance yung kanilang mga kababayan. Oo nga. Uy, natanaw na kita. Ganda mong lalaki. Ganda sa t-shirt mo, oh. Natanaw na kita. Ayan. At, well, ang ating pong mga taga-subaybay ay pwede tayong tutukan sa pamamagitan po ng ating FB account na DWIC882. Ang website po natin ay DWIC882AM.com. At ang Facebook page po natin, direkta po ninyo na matututukan kami, i-type lamang po sa search box sa Facebook ang Balita na Serbisyo pa. Ayan, partner. Ikaw makakapanood ng Facebook mo, ako hindi. Nahack na naman ako eh. Ganon! kaya pala. Kaya pala lang may message ka sa akin, hindi ko natatanggap. Well, pagtawanan niyo ako, Ige. Pagbutihin niyo. Pag kayo nagkaganon din, tatawa din ako. Anyway, marami mga maiinit na mga balita ngayon, partner. At syempre, pa isa dyan yung bakuna. At lumalabas sa mga report na syempre pa ang iniintay sa bakuna yung tinatawag na EUA, yung Emergency Use Authorization. At sinasabi ng Department of Health na ang bakuna maituturing lamang na safe for human consumption or for human use kapag yan ay nabigyan na nga nung tinatawag na EUA ayon sa Food and Drugs Administration. At ayon nga kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi na dapat maging issue ang inilabas na efficacy at ng mismong bakuna kapag ito ay na-issuehan na ng EUA, partner. Oh, syempre, dadaan yan. Pag na-issue ng EUA from the FDA, ibig sabihin yan, effective yan, ligtas yan. Correct. At yung kasing EUA, para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay,
Ito po yung nagsisilbing permit ng mga bakunang dumaan sa clinical trial. Ibig sabihin talaga ito ay binusisi, sinuri ng FDA, Food and Drug Administration, bago po ito ilabas sa merkado, partner. Ayan. Hindi natin nuhugutin ang ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Naniniwala ba kayo na ligtas? Ligtas na yung bakuna once it there is an EUA issued. Yung ba yung makabibigay ng katiyakan sa ating mga kababayan na ligtas yung bakuna, yung EUA na yan? Guaranteed paper lang yun, di ba? Oo. At anyway, yun daw ibig sabihin eh, sa inailalim sa pagsusuri. Pero tanongin natin yung pulso ng ating mga nakikinig. Correct. At mamaya, dadakuhan po natin ang mga kasagutan ng ating mga taga-subaybay hinggil sa poll question of the day natin, partner. Oo, at syempre pa, hindi naman nakukumpleto yung ating BNSP kung wala yung ating mga Metro Patrol. Metro Patrol! Wala magtawag, meron ka bang copy dyan? Wala. Hindi ko pa nakikita eh. Hindi ko pa nakakating sa iyo yung message. Ako na unang tatawag. Kay Tata Ray Aragon Isabel, yung clearing operation daw sa Isla Talim. Alam mo, dito nakatira si Tata Ray eh. Diyan sa Rizal, meron diyang isolated island o islet na tinatawag, isle. Yeah. Na nandun lang sa, maliit lang yun eh, sa ilang barangay lang yata yun eh. Hindi ka makakapunta doon nang hindi ka magbabangka o kung di ka lalangoy. Si Tata Ray, araw-araw yan namabangka. Ibig mo sabihin, lumalangoy yan si Tata Ray. Pag walang bangka, mapipilitan siya lumangoy. Ayun. Kaya sanay yan mamangka sa nag-iisang ilog. Tata Ray, gandang hapon. Marami salamat mga kaka. Okay, napapangitit natin ba? Talagang totoo siya, sabi niyo. Pag walang bangka, marunong tayo lumangoy. Well, anyway, tuloy-tuloy ang clearing operation ng ating pamula ng bayan Binangon Rizal Patronat dito sa Isla Talim. Sakop ng bayan ng Binangon Rizal at kasama dyan ang ating local na Department of Interior and Local Government o DILG sa pag-arap nila sa mga naturang mga barangay. Ngayon po, Manika nga, ang masabing barangay, ito po ay surrounded by water. At ito ay napapagitan nga ng lawa ng Laguna de Bay at ng lalawigan ng Rizal. Pagkat di naman kala, sabi nga natin, yung pakipagpunta nila sa dalawang barangay, Barangay Anusa at Barangay Bumbungan, ano, sa dalawang barangay na Bangay sa Isatalim, ay maganda naman ang sa lugar ng mga naturang pamunuan, patungkol na ang kapitan at mga kagawad ng naturang mga barangay. Ngayon pa man, ikaw nga ay napansin nila, sabi nga, yung mga obstruction sa Manlita Kalsada ay dapat ito ay madaanan ito ay kala ang mga sumusunod, mga nagambalang na mga karton na ikaw nga dapat ay ginagamit lamang yan at nalabas yan was na ikaw nga dumadaong na ang ating mga mangisda. At dyan ay kalagdagan dyan yung mga paso naman na mga may halaman ay ikaw nga ay nasa gagdinan natin ang mga kalsada yan. At yung mga basura at ang gamari ay nagagay sila ng karatulang tapat mo, linis mo. So napalaki naman yan at ilan man hindi lamang dito sa Kamaynilaan mababasa yung mga tinatawag na nakakapoy sa karatula sa mga bahay-bahay at tagapasalamat naman ang mga natulungan dalawang barangay sa pagbisita ng ating municipality ng bayan ng Binangunan kasama mga lokal na DILG. Tata Ray, bagamat yan eh, naipapaliwanag mo kay Lakay sa umaga para doon sa mga, kasi ang radyo at listeners natin sa hapon medyo magkakaiba. Gaano kalaki ang Isla Talim? Aba eh, kamuna, magandang tanong yan eh. Ilang barangay meron ng Isla Talim? Aba eh, dalawang side po yan ano. Unang binawanan side po ay 17 barangay po. Ang pangalawang side po naman ay Cardona side. So, mga salita yan, yung pulong yan po, lalabot po ng nakapalibot niya sa lawa ng Laguna de Bay ay 11 plus 17, balik 28 barangay po lahat po yan. 28, malaki po, rin. Kaya, so matutal po, hindi ko nakuha ang square metro o haba niya. Pero,
sa isang diary ko, hindi ko makita kanina, inaanap pa nga po. Sige, yan, assignment mo, Tataray, ha? Opo, at kahit sa lahat, sabi nga, samantala, kanina ay nakapasalamat tayo at sa dami na naging hipe dito sa Laliwigan, tayo may napagbibigyan, koreksyon. Na ito nga, ikatanungan, kasi nga, regarding nga sa ating pitong barangay, ang kainta-resal ay nasasakop ng pitong barangay. Anyway, yung police natin, nakatuwang ng ating plus multiplier, ay napakalaking bagay po yan. Kahit man kakaunti ang ating kapulisan sa ratio, ay dapat 1,000 mga ngayon po, lumalabas ito, ay nabibigyan na ng tinatawag natin na sinusaybayan na patunad sa mga krimen na nagagawa sa mga irresponsibility sa naturang barangay. At hindi sa lahat, nagpapasalamat naman siya sa mga barangay captain, ipakipagtulong nga regarding nga sa takbo ng krimen sa kanilang mga area of responsibility. Alright! So, yan ang sinisupdate mula sa Rizal. Kami sa patulong, Tataray, araw ko sabihin na nag-consente ang may tedula ka si WIC. Alright, si Tataray from Metro Rizal, partner. Oh, nasa na aking partner, David. At tuloy-tuloy po ang buhos ng mga balita. Punta naman natin ang report ni July Pudok. July! Metro. Yes, kakandali sa mga Edwin kung saan ako'y napag- Ayan, nawala. Si Ka-July bago wala kayo na umaga nagre-report, may aso nang tumatahol. Hanggang ngayon, aso tumatahol pa rin eh. Yan ganun. Oh. Edi, pumunta muna tayo sa Malabon na Botas area sa ating paring Metro Patrol. Si Danny Cruz. Danny, gandang hapon. Magandang hapon, Dave, Edwin, Justicia. Ang panawagan ng pamilya ni Kapitan Anthony Tune Velasquez na pinaslang noong January 11, kamakailan lang, dito sa Malabon. Kasabay nito ay kinundi na rin ng samahan ng liga ng mga barangay na pinamumunuan ni Kapitan Sito Aquino ang pagpatay kay Kapitan Tune. Ayon naman kay Mayor Ureta, sinasabi niya na nung mamatay si Kapitan Tune ay nagkaroon sila ng pagpupulong noong gabing yon diyan sa opisina ng mayors at dumating naman dito si District Director Eliseo Cruz. Ganun din naman ang hepe ng Malabon na si Police Colonel Angela Rehano. Sinasabi ni Mayor na dapat daw ay mabilis ang pagtugon dito sa nangyaring pagkamatay ni Kapitan Anthony Velasquez sa Malabon upang ang pamilya nito ay mapawi naman daw ang naranasang trauma at kalungkutan. Sinasabi naman ng ilang kapitan na sila daw ay hindi naniniwala na si Kapitan Tune ay sangkot sa anumang illegal na droga. Ang alam daw nila ay politika ang dahilan kung bakit napasama daw ito diyan sa watchlist ng PNP. Ang bangkay ni Kapitan Tune ay meron daw pong public viewing sa araw ng Sabado at yan daw po ay upang makita, pero ipatutupad pa rin ang social distancing at lilimitahan naman ng mga tao kundi ang mga kabarangay niya lamang ang tutunghay sa labi ni Kapitan Anthony Velasquez. Sa ngayon ay trauma ang ilang mga kapitan at sinasabi nga nila napakalungkot dahil ang nawala ay isang magaling at mabait na kapitan ng Malabon. Yan muna ang update mula sa lungsod ng Malabon, Metro Patrol Danny Cruz Agulat sa MPLang Mate, todong lakas, DWIC. Thank you. At mamaya siguro gagawa kami ng kaukulang follow-up dyan kung anong mga ginagawa ng pamahalang panglungsod ng Malabon sa report na yan ni Danny Cruz. Ano? Makipag-ibayin tayo sa ilang mga opisyalis dyan. Yeah. Alright, mula kay Danny, dakuha naman natin si July Pudok. July. Metro. Red July. Yes, Kakang David at Kakang Edwin, kung saan ako'y napadpad kanina, kararating ko lang dyan sa may LTO main office at tinalong ko yung aking kamag-anak. Abay, isang katerbay sumalubong sa aking mga picture. Ang dami palang picture dyan, talaga nagkalat kabi-kabila eh. Mismong gumigit na pa sila, sila yung mga naghihikayat para magpalakad sa kanina ng mga lisensya.
Ang nakapagtataka dito kung bakit namamayagpak pa rin itong mga picture na alam naman nila na ito ay mga illegal at nagre-reklamo pa ngang matanda na kilala ko si Mang Roque, Roque alias Roque Ubeña, na nagpalakad daw siya ng lisensya, nagbigay daw siya ng 10,000 at hindi na niya nakita yung nasabing picture. Kaya pinag-iingat yung mga pumupunta doon sa LTO na nakalagay nga doon, hindi dumaan sa picture, dumiretso sa tamang pupuntahan, lalo na yung talaga mga empleyado ng LTO. Si Lucky Update, ito Metro Patrol, July Putok ng Gula, sa Ipilang Todo, nakas DWIC. Alright! Metro Patrol! Thank you, Kahulio, ha? Kahapon, aso, ngayon, pusa. Kasama niya. Tapos yung report niya, bago ba yon? Kinalakihan na natin mula nung reporter tayo, hindi naman nawawala yung pixar sa LTO. O talaga ka-July. Anyway, alam mo, nasasakyan ko tong problema ngayon ni Secretary Anyo, partner. Bago sa iba pang mga report ng ating reporter. Naghain po siya ng leave of absence. Ang dahilan, ang sabi rito ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ay bunsod ng payo ng kanyang doktor na magpahinga muna at patuloy na i-monitor ang kanyang kalusugan. Bakit ba? Kasi ang paliwanag ni Undersecretary Malaya, may kaugnayan kay Secretary Anyo, madalas daw mapagod si Anyo matapos na madapuan noon ng coronavirus 2019 disease. Oo. Yun nga ang pinupunto ko, partner. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga, parang... Sa madalit sabi, stress. Sa madalit sabi, stress si Secretary. Plus yung dahilan na marahil humihina yung immune system. Oo. Oo. Kaya sa totoo lang, medyo may sipon ako ngayon, partner. Kaya okay. Sabi ko, ayaw ko munang pumasok at baka mahawaan kita eh. Then standing order naman ni Boss Edgar dyan at inirelate kay ABP Ellie na hindi siya magiging madamot. Ang sabi ni Boss Edgar nung mag-meeting kami, hindi ako magiging madamot na ipagkait yung pamamahinga ninyo. Kung may mas mainam yan, maging candid kayo na pagkay may hindi nararamdamang maganda, sabihin nyo lang, at isa ngayon, makagawa na action yung management. Oo. At alam mo, kung ka maglala partner, hindi naman ako magli-leave of absence. At sabi mahabang ko, panahon. Ibig sabihin, sir, pag medyo hindi maganda pakiramdam, better yet magpahinga na lang sa bahay. Ayan, oo. Sir, parang hindi maganda pakiramdam ko. Hindi ka kasama doon, sabi nga. Exempted ka ba doon, partner? Hindi ka kasama doon, sabi nga. Binigyan kita ng pangtuob. Thank you, boss. Boss, nanonood chat yan. Salamat. Salamat, Boss Edgar. Salamat, Sir Eli. Ha? At salamat po sa inyong unawa. Para kayong mga tatay at lolo para sa akin. Where's si lolo doon? Salbahe ka. Sabat alam, partner. Si Boss Cholo. Taloy. Si Boss Cholo ba, Lolo? Si Boss Cholo ba, Lolo? Ay, hindi. Ano lang yan? Balak ka pa namang ilagay sa prime time ni Boss Cholo? Oh. Ay, gano'n ba? Hindi pa lolo yan. Hindi nga senior citizen yan eh. Bagis na bagis siya si Boss Cholo eh. Samantala, partner. Tuloy-tuloy yung buhos ng ating mga balita mula naman sa probinsya. Ronda Probinsya. Narito yung ating mahusay na nag-initial report kahapon ba o kabakalawa? This week, ang ating Batanggenyo reporter, si Mar Olete. Gandang hapon sa iyo, Mar! Alay, magandang hapon! Nawala si Mar? Andyan, Mar! Yuhu! Wala yung kababayan mo. Ganda ng tawag ko. Punta muna natin si Ronald Idol Domingo. Ronald, go ahead. Yes, magandang hapon kasamang Edwin, kasamang David.
Inulunsad ng Small and Medium Enterprise Office ng Pamalang Panalawigan ang bagong proyekto na One Store Project. Inayag-niyag din ng Elma Gabriela, namumuno ng nasabing tanggapan na naayon ito sa mahigpit na pagnanais ng lalawigan na matulungan ang mga maniliit na negosyante upang ibangon muli ang kanilang mga negosyo. Ipiniwanag niya na isa itong online at walk-in sales para sa mga MSMEs na gumagawa ng mga produkto ng lalawigan. Sinabi niya na maliban sa mga produkto ng mga MSMEs ay ibebenta o debenta rin dito ang mga buy-in products. Ayon sa kanya, magsasama ang kanilang tanggapan at ang Invest Office sa pagpapatubad ng nasabing programa. Ibinagdag niya na ipopost ang mga produkto sa website ng One Store na kagaya ng Lazada. Gayunpaman ay mayroon ding ipapatayong location hub kung saan maaaring pumunta ang mga mamamayan na nagnanais na pipili mismo sa nais nilang bilhin produkto. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Aydin Domingo, nagulat sa Sintilang Kaitulong Lakas, TWIC. Thank you. That was Ronald Idol Domingo, formang transporter doon sa kanyang profile pic, ano? Mukha si transporter. Alright, okay na ba yung kababayan at kapatid ng ating partner David? Ikaw na tumawag siguro, though the pleasure, partner. Yes, partner. Alamin natin ang balitang hatid mula sa Batangas ni Mar Olete. Mar, go ahead. Bakit hindi pumapasok si Mar? Ano nangyayari dyan? Mar! Ay, mahihiyain yata. Oo nga, mahihiyain nga yata itong... Ang lalakas pa naman ng iyong pundasyon at backer dito, David Oro at Senyor Pacheco. Isi-isi. Yung report niya, may kaugnayan dito sa... Yung musical instrument pala, partner daw, ay ginagamit na pamamaraan para magpuslit ng illegal drugs, partner? Musical instrument? Oo. Gaya gitara. Oo, yan. Meron niyang taguan sa loob, ipinapasok doon. Baka ganon. Yung drums, pwede ang bago mo ilagay yung balat, pwede mong lagyan ng ano, ha? Oo. Kaya nga interesado tayo sa report ni Mar para matuklasan natin kung ano ba itong mga nasabat ng ating mga otoridad. Punta na natin ngayon. Nasa linya na si Mar Olete. Go ahead, Mar! Nagkakahalaga ng 8.2 million high-grade na marijuana kasamang David at kasamang Edwin ang nasa labat ngayon ng ating mga otoridad dito sa idiniklarang musical instrument na naka-consign kay Demetria Escalona ng Batangas City. Ayon sa ulat ng mga pulisya, ito ay sinalakay ng ating mga kapulisan na pinangunahan ng NAIA Interagency Interdiction, Drug Task Group at FIDEA ang naturang lugar sa Lipa at napag-alaman pa na ito ay isang vape shop dito sa Lipa City. Ang suspect ay timbog, dalawang suspect ang nahuli na kung saan ay pinangalan ng sina Pan Joshua Magpantay at Jong Yenle Hernandez. Ngunit ang consign ay nakapangalan kay Demetria Escalona na kung saan ay nagmula pa ito sa California, USA. Ito'y kinuha mula sa parcel sa Federal Express kung saan ay idineklarang musical instruments ito. Pero napag-alaman ng mga pulisya na ito ay isa pa ng high-grade marijuana. Kasabay din ito ay kinasari ng bypass operation kahapon ng gabi at nahuli rin ang isa pang suspect na si Aris Ryan Marikpala Morales alias Julio. Nagpanggap ang mga pulis na buyer at nabili sa biktima ang umabot sa 50 gram na shabu na kung saan nagkakalaga rin ng 1.8 million na halaga. At laking pasalamat ni Police Lieutenant Colonel Lore Inverga Tarazona at Police Captain John Lay Huasay sa operasyon na naging matagumpay. Ito si Mar Olete, nag-uulat para sa pinalakas na TWIC. Alright, thank you, Mar Olete, mula sa LA, sa Batangas, mga kaibigan. Yan. Mm-hmm. At bago tayo mag-break, partner, ay gusto ko lang batiin ng happy wedding anniversary sina Romy Macandili
at ang kanyang asawa na si Tess. Kaya pala kahapon nagparamdam sa atin to sapagkat ngayon ay kanilang wedding anniversary. Happy, happy wedding anniversary. Pangilan na, palagay ko aabot siya ng lalagpas siya ng boda de oro, yung golden wedding. Malabang. Alam mo kung bakit? Bakit? Ano apelyido ng lalaki? Makandili. Ay, sobrang makandili. Alam mo ba yung makandili sa Tagalog? Mapag-aruga. Mapag-aruga, mapag-alaga. Oo, ayun. Oh, mabait talaga yan. Mabait yung si Karomi. Ay, Karomi, naman-naman. Magpapatuloy ang ating program, mga kaibigan, with David and Edwin. Magbe-break lang kung kami sikilat, ha? Sapagkat ang oras natin, Philippine Standard Time, alas 6:10 ng gabi. Balita na, servisyo pa. DWIC Balita na, servisyo pa. Ay babalik po ang palatuntunan. Sabihin ko na sa inyo totoong dahilan. Si Parker David po ngayon ay nagbababad ng damit. Bakit alam na alam mo, partner? No? Saka, siguro gawain mo talaga ito. At ano? Saka alam kong masama ang loob mo at lahat ng mga bata dito. Hindi, guilty. Guilty. Hindi totoo yun. Hindi ka totoo na doon yun. Nalalambingin. Oh. Ay, hindi totoo yun. Right. Alam mo, tayo talagang ganyan kababa ang loob natin kababaw sa mga taong... Kababaw ang bulsa. So baka mamaya-maya makausap naman natin si Kabong Padua, Jessica Labon. At kaka-report lang kanina, may panibagong na namang krimen. Ano ba nangyayari dyan sa Malabon? Oo nga. May parang kina-challenge yata yung hepe ng Malabon, police na babae, no? Uy. Eh, samantala, sa oras po nating 15 minuto, makalipas ang 6 ng gabi, tawagin pa natin ang ating mga balita mula sa probinsya. Ronda, probinsya. Partner, meron daw pong isang leader ng NPA na nakatalaga sa Southern Luzon, pero naaresto sa Bulacan. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula kay Diony Gole. Diony, go ahead. Yes, magandang gabi sa inyong dalawa. Isang mataas nga leader ng New People's Army, NPA, na kumikilo sa Southern Luzon. Itong naaresto ngayon ng pinagsanib na operatiba mula sa Philippine Army at Philippine National Police dito sa Giginto, Bulacan. Sa ulat na nakarating dito sa Police Regional Office 3, Campo Olivas, Pampanga, Operation Center, na kilala itong NPA officer na si Philip Alcantara, platoon leader umano ito ng Regional Special Operation Group, Southern Luzon Regional Party Committee, na sumasaklaw sa Region 4A areas. Anak daw ito ni Terso Alcantara alias Kabarta, commander din ng NPA na kalaunan, ay naging consultant ito ng CCP NPA NDF. Meron na itong matandang Alcantara ay meron din naman ng kasong nakabinbin na sa multiple cases sa hukuman at kasalukuyang wanted din sa batas. Kabilang din umano ito sa pananambang kay dating Quezon Province Representative Marcial Consalan Jr. noong 2001. Na-recover dito sa suspect ang isang 45 caliber pistol, mga bala ng iba't ibang uri ng armas at isang hand grenade. Ayon sa pulisya, itong pagkakaresto sa suspect ay sa bisa ng arestuara dahil sa kasong multiple frustrated murder at multiple attempted murder na ipinalabas ng Empanta Quezon Regional Trial Court. Kaugnay nito, maharap din itong suspect sa bagong kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9516 o Illegal Possession of Explosive. Pinuri naman itong si Lieutenant General Arnolfo Marcelo B. Burgos Jr., Commanding Officer ng Northern Luzon Command o NORCOM, ang kanyang mga tauhan na nakabase sa Bulacan, PNP at mga sibilyana dahil sa matagumpay na pagkakaresto nga dito kay Alcantara. Malaking dago kumano sa kilusang terorista ang pagkakaresto dito dahil hawak ito ng sandataang puwersa ng NPA sa nasabing rehiyon na anya pa ng opisyal, mahalaga niya ang papel na ginagampanan ng sibilyan sa kampanya ng pamahalaan laban sa terorismo. Kasabay nito, nananawagan itong si Burgos sa mga rebelding grupo na magbalik loob na sa pamahalaan at magbagong buhay upang matamo ng ating bayan ang kapayapaan. Tiniyak din ito na hindi niya titigil ang tropa ng pamahalaan na ipaira lang siguridad, katahimikan at kayusan sa bayan na kung kinakailangan na niyang gamitin nila ang madugong pakikipaglaban upang makamit ang kapayapaan ng sambayan ng Pilipino, ay kanila itong gagawin.
tatlong tulak ng ipinagbabawal na droga naman. Itong nasakutin ang San Fernando City Police Drug Enforcement Unit sa matagumpay na bypass operations dito sa bisinidad ng Barangay San Isidro dito sa nasabing lungsod. Inilala ni Police Lieutenant Colonel John Lopez Clark ang hipi na San Fernando City Police itong mga sospeka na sina Ariel Rivera, Mark Benzona, kapwa ng Barangay Kibiyawa, at Ernie Ang Titil ng Barangay Dolores. Nasamsam ng mga otoridad dito sa sospek ang kabuang 27 plastic sachet ng shabu, kabilang na o kabilang ang ipinagbiling ang isang sachet na sa pusher buyer na tumitimbang lahat ng 29 grams. Ito ay may street value mano ng 201,000 pesos na 8 centavos ayon sa polisya. Bukod sa droga, nakuha rin sa pag-iingat itong mga sospek ang mark money, 2 cellular phones at isang 38 caliber pistol na loaded ng 3 bala. Agad na dinala sa PNP Crime Laboratory itong mga sospeka kasama itong mga nakuhang ebidensya sa kanila para sa proper examination. Sila ayon dito kay Clark ay sasampahan ng kaukulang kaso sa piskalya may kinalaman sa paglabag nila sa RA 9165, higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Illegal Possession of Firearms and Ammunition. So yan ang update. Buhat ito sa Gitna Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat sa Impilang Ito, Dulakas, DWIC. All right, kompleto na yung ating mga hunting reports na lahat sa ating mga correspondent at Metro Patrol at 619 ngayong gabi, partner. At partner, gusto ko lang dugtungan yung behind doon sa report nitong si Johnny. May kaugnayan sa nahuling leader ng NPA. Mukhang naalala mo, partner, sa Timonan, Quezon, may 2 leader din ng NPA na naaresto sa bahay ng isang board member ng probinsya ng Quezon. Tapos ito ngayon, itong nahuling NPA leader na nakatalaga sa Southern Tagalog Region, yung area niyan din yan, Quezon Province, at mukhang tama itong babala ng Commission on Human Rights, partner. Oo nga. Hinggil sa nila'y posibleng mga plano po ng makakaliwang grupo na nakikipag-ugnayan sa ilang mga local politician na may mga masasamang balak doon sa kanilang makakalaban sa darating na eleksyon. Talagang masasabi ko, partner, na magka-vibes na ang ating vibrations. Magka-psyche na tayo. Alam mo kung bakit? Oh. The next item na i-share ko rin ay yung pagkabahala naman ng Commission on Human Rights patungkol dun sa anilay pagpatay dito sa mga lokal na opisyal ng gobyerno. Tama ka dyan, partner. Talagang nagtutugma na tayo, no? Oo. Exacto, partner. Hindi ano ba yung balita niya, partner? Go ahead. Hindi kaya tayong pinagtagpo talaga ng tadhana? Siguro nga. Go ahead, partner. Ano yung balitang yan? Eh, sinasabi ho dito, mga kaibigan sa ulat, nababahala ang CHR kasi yan yung pahayag nila kasunod nga ng pagkamatay. Oh. Kahapon yung broad daylight na napagpatay dun sa barangay chairman ng Malabon. Yan. O, diba? Broad daylight, one, di natatakot yung kriminal eh. Ayon kay CHR spokesperson Jacqueline Diguia, kung ganito anya ang sinapit ng taong nasa sa pwesto mismo, paano pa yung seguridad ng ordinaryong Pilipino na can't afford na magbayad ng bodyguard? Tulad natin. Dako. Diba? Oo. Oh. Eh, yung mga partner, ang talagang nakakabahala at mayroong isang kaibigan rin tayo na malalim ding mag-isip. Itong si Ramir Simbahon na ngayon ay nakamonitor. Habang nagdadrive ito, tatangu-tangu siya eh. Sapagkat yun din ang obserbasyon sa panong ito bago ang eleksyon, mukhang matindi ang, lalo sa mga lugar na matindi ang iringan ng mga politiko, eh pwede nilang gamitin itong pwersa ng New People's Army para i-liquidate ang kanilang mga kalaban sa politika, partner. Anong pangalan niya? Ang ito, si Ramir. Si Simbahon. Tatangu-tango habang nakikinig saan. Habang nagdadrive. Kahapon naman daw, nakikinig sa atin habang nagdadrive si Ryan Lau. Eh siya naman daw, tawa ng tawa at muntik pa siyang mabangga. Tingnan mo anong magaling. Mukhang magkakaroon pa tayo ng kasalanan dahil sa pagpapatawa natin, partner. Hindi ba tayo nasa nagpapatawa? Yun naman eh, nasasagasaan nating balita na binibigyan ng buhay lang naman natin. Ayun. Oh. Ito, may panibagong report galing pa umahabol sa mga probinsya natin. Ronda, probinsya. Si Melvin Machado, yung issue daw ng pagbabakuna, mas dapat raw tutukan kaysa usapin cha-cha, death penalty, politika, ATPB. Ano ba yun? Si Melvin, magandang hapon.
Ang gabi na pala. Dito nga, isang tabi muna ang usapin sa party list o yung pag-abolish ng party list, death penalty, charter case at politika. Sa halip tumutok umano sa usapin ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Ito ang naging gaman ng talumpati ni dating House Speaker Congressman Alan Peter Cayetano sa pagharap nito sa mga barangay health worker at barangay nutrition scholars sa bayan ng Napua dito sa lalawigan ng Kamarinisur. Ayon kay Congressman Alan Peter Cayetano, huli na ang Pilipinas sa isyo ng pagbabakuna. Marami din naman ang hindi satisfied sa presentation ng IATF sa roadmap vaccination. Isinusulong ng grupo ni Cayetano na mas magiging komprehensibo o maging komprehensibo man o ang vaccination program ng pamahalaan. Samantala, sa press conference na gagawin bukas, ipapaliwanag umano ng grupo ng dating House Speaker at 7 congressman ang tungkol sa BTS na ang ibig sabihin, bayanihan, tapang at serbisyo. Sabay na rin umano o sanay na rin umano siyang mabatikos o manoy pagsakay sa BTS. Ito yung Korean group. Layunin naman nito na makuha lang ang atensyon ng publiko na maitutok sa tamang isyong pag-uusapan. Mula sa Bicol, Melvin Machado, nagulat sa MPL ng may todo lakas, DWIC. Thank you, Melvin. Partner, meron ka bang listahan dyan ng ating mga magulat pa rin? Oo, oh, partner. Actually, lumalawak yung ating mga tagapag-ulat. Ha? Galing po sa probinsya pa rin to. At yan eh, mula sa rehiyon yata ng Mindanao, kung di ako nagkakamali. Mukhang malawak-lawak yung kanyang coverage sa partner, ha? Buong Mindanao. Tawagin mo natin si Rick Klett ng Mindanao. Go ahead, Rick. Yes, magandang gabi. Ito nga, no? Kagagaling lang natin sa Dato Salibo ng Mindanao na kung saan ay nag-lunsod sila ng impusyon sa droga at sa mga loose firearms. At sinasabi dito ng butihing diyo na si Sulaiman Sandigan na sa kanyang pamumuno, kailangan mawala na ang droga at mawala na rin ang loose firearms dahil dito ay nakakapagpagulo lamang at kaya niyang ipapatupad ang edukasyon upang hindi maligaw ang mga kabataan at kanilang matutunan kung ano talaga ang masamang epekto ng droga. Samantala naman dito sa Buldun at saka sa Alamaga, North Cotabato, nagkaroon na rin ang pag-uusap sa kanilang ito yung sinasabi nilang land dispute na kung saan yung mga boundaries na kailangan malaman nila kung saan nakatalaga ang kanilang mga boundary at yung sinasabi din dito na nag-usap na rin sila na mabigyan ng road network para sa turismo at sa kapayapaan. At iba rin ang sinasabihan natin dito sa Bangsamoro at mas region in Muslim Mindanao na kung saan patuloy pa rin ang sinasagawa nilang kapayapaan upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga mamamayan ng Bangsamoro kung bar mula rito sa Mindanao. Ako si Rick Lee Tagulat para sa MP lang may tutong lata, DWIC. Salamat, Rick Lee, from the Mindanao region. Masarap rin ganun mga pangako ng mga politiko. No? Pero isa lang nakikita ko, partner, magmula ng ibinabalita natin magmula kanina, di ba napapansin? Di ba na ang Pangulo nang maupo ang naging battle cry niya laban sa droga? Iyan. Eh matatapos na time ng Pangulo next year. Ang dami, sandamakmak, kasasakong-sakong droga pa rin nakikita eh. Eh pinapakita lamang nito partner na talagang talamak ang droga sa ating bansa. At mukhang ito ay cancer na hindi mawala-wala sa ating lipunan, partner. Oh. At isang bagay, partner, na napuna ko doon sa report ng ating reporter mula sa Mindanao, yung may kaugnayan pa rin sa loose firearms. Yeah, isa natatanda pa mo, oh. Yeah, natatanda mo, partner, nung bago ang mga nakarang eleksyon, naging aktibo po ang ating pamahalaan, particular ang ating Philippine National Police, sa kampanya laban sa mga loose firearms, at may kaugnayan dyan sa mga gun running syndicates at mga tinatawag po na mga itong mga pumapatay kapalit ng pera. Anong tawag ng partner? Hard killer. Oh. Kaya mukhang tama po ito. Maganda po itong sinimula ng Commission on Human Rights na babala laban po o kaugnay ng mga posibleng mga nakahilera pa na insidente ng pagpatay sa mga politiko
na ang ating pong PNP ay maglunsad po ng malawakang kampanya laban muli sa mga loose firearms, mga hard killers na ito, at maging alert itong ating mga politiko sa posibleng mga pang-aambush o pagpatay na mangyayari, Parker. Oo, pero ang napapansin natin, talagang napakalaking pasanin ang nakaata ngayon sa PNP dahil since na dumating ang mga droga na yun, hanggang ngayon hindi masugpusog po, tapos yung kanilang lider na ito, nagkakaproblema din, di ba? Correct ka dyan. At mukhang kasi, alam mo ba, Parker, na pwede rin pagkunan ng pondo sa darating na eleksyon ang mga illegal drugs na yan? Sinabi mo, natumbok mo, partner, nabasa mo na naman ako, partner. Eh, gano'n na nga. Ibang-iba ka talaga, nababasa mo yung corrupt ng aking mata. Eh, hindi mo ba napapansin? Tuwing dadating ang mga eleksyon, ang papalapit ang eleksyon, a year or so bago ang eleksyon. Yeah. Eh, sandamakbak na mga nauhuling, yung trafficking of drugs ang nauhuli. Eh, yung ilan, malungkot man sabihin, may kakutsabang lokal na opisyal. Yun, natumbok mo na, partner. Nabasa ko yun. Yun din yung nasa isip ko, sapagkat ilang mga local officials at nasa panig din ng PNP yung iba. Yung iba naman nasa panig ng militar. E-involved din sa illegal drugs, partner. Nabasa mo rin ako. Ang galing talaga nating partner. Nabasa mo rin ako. Susmali ako. Well, kaya paano masusugpo yan? Oh. Oo nga. Oh, naalala mo yung isang official ng ano, nahatulad na yun eh. Sa Quezon, di ba? Ambulansya pa ginamit nun eh. Yun, oo. Nabasa kita, no? Biruin mo ha, marami sila mga palusot. At tulad kanina ng report ng ating reporter dyan sa Batangas, inilalagay ang illegal na droga, yung marijuana, sa mga musical instruments like gitara. Biruin mo, ang daming mga pamamaraan. Kaya paano natin masasawata ito sapagkat tumitindi, nag-high level ika nga ang mga sindikato ng illegal na droga sa ating bansa. Ultimo sa ano? Ultimo sa pundilyo ng Sarawal. Inilalagay yung droga eh. Oo. Di ba? Okay. Maraming mga pamamaraan, partner. Anyway, tayo ay magbabalik pa, partner, no? Sa karagdagang mga balita, siyempre public service. Pero in the meantime, siguro, tayo muna ay mag-break, maghanap buhay. Bigyan po natin ang mga paalala mula sa ating himpilan. Philippine Standard Time, eksakto in punto, 6:30 p.m. Balita na, servisyo pa. TWIZ. Balita na, servisyo pa. Nagbabalik po ang inyong palatuntunan, BNSP, balita na servisyo pa sa huling mga bahagi at minuto ng ating pag-uugnayan sa impapawidan. Yung mga lingkod, ako si Edwin Eusebio. At David Oro. At ngayon, Parker, alam mo ba, sabi ng iba, tinatawag tayong mga alamat sa broadcast. Pero itong makakapareha natin, ito yung alamat na mga alamat. Oo. Ay, kasabayan ko pa ito nung ako'y PIO sa Valenzuela, sa panahon ni Mayor Budit. At maliit na maliit pa ako dati. As in talagang maliit na maliit pa ako dati. Kailan ka man lumaki. Sabi ko nga. Pero partner, kidding aside, ito yung pinag-uusapan natin, partner, na sunod-sunod na patayan sa Malabon. At ang isang matindi dito, yung pinatay, ay isang masigasig, aktibong barangay chairman sa isang malaking barangay sa Malabon, Barangay Hulong Duhat, na nag-react pati ang Commission on Human Rights sapagkat nababahala po ang Commission on Human Rights sa mga posibleng patayan na mangyari sa mga politiko. Alam mo ba, dyan sa Malabon, partner, nababalit mo yung Hulong Duhat, yung dati kong partner sa radio. Sino? Hanggang ngayon, unsolved pa yung crime ng pagpatay sa kanya dyan sa Malabon. Sino ngayon? Si Len. Len Sumera. Uy, oo nga no. Babae yun, di ba? Correct. Partner ko yun sa noon, nung hindi pa nadidepunk ang Diwan. Yan. Si Len, o. Nasalingin natin, yung Public Information Officer ng Lungsod Malabon, yung sabi mo nga ay institusyon na sa PIO, si Kuya Bong Padua. Sir Bong, magandang gabi. Sabay, magandang gabi sa inyong, sa aking dalawang idol dyan sa DWIC. Nabaligtad na sitwasyon ngayon. Mga simpleng tao lang po kami, Kuya Bong. Pero, well, ganito ano, talagang kami po ay nalungkot nung binalita nga ni Danny Cruz
yung pagpatay sa isang aktibong mahusay at mabait na barangay chairman sa Hulong Duhat. Batang-bata pa yan, ano? Oo. Hmm. Eh, ano bang reaction dito ng pamunuan ng Malabon City Hall at ng ating mga barangay chairman, mga barangay official sa inyong lugar, Sir Bong? Nakakasunod-sunod ho ang krimen eh. Hmm. Abay, alam mo, Idol Edwin, Idol David, ang unang nalungkot dyan, yung ating pong alkalde, si Mayor Len Oreta, dahil, correct, alam mo, yung si Kapitan Tune Velasquez, mm, ay isa sa magaling, masipag na barangay captain natin dito sa lungsod ng Malabon, kaya ganun na lamang ang lungkot ni Mayor, at hindi lang si Mayor, lahat tayo, ang mga barangay, ang mga kababayan, mga kabarangay niya, nalungkot. At mga kaibigan niya, talagang nasyak naman nung malaman nilang napatay nga nitong si Kapitan Tunay Velasquez. Oho. So itong mga nangyayaring sunod-sunod na krimen, ayaw naman naming sabi nga sa inyo lang, hindi naman po porke nababanggit, pero for the past 3 months, naging kapuna-puna yung ilang mga nababasa namin sa morning newscast na laging mayroong shooting incident sa Malabon. Sir, ano ba ang koordinasyong ginagawa ng pamahalang syudad sa ating pulisya dyan? Babae yung kipapulisya, di po ba? Ayan nga din ang nagiging problema rin ngayon dito, Edwin, dahil alam mo, sabi nga ni Mayor, last term na ito, marami na siyang naging chief of police na nakasama, pero ito lang yata ang nagkakaroon ng problema dahil napapansin niya at sinasabi niya rin niya na walang koordinasyon sa mga nangyayari. Mantakin mo pa, pandaming patayan na hindi pa nai-report kay Mayor, taong bayan pa nalalaman yung mga patayan. Ayun. Ako, hindi ho magandang bagay yan, Sir Bong ha, sapagkat si Mayor Oreta, siya ang tumatay yung ama ng lungsod, kaya dapat siya ang unang-unang nakakaalam yan. Paano ho ngayon? Wala ho bang rekomendasyon si Mayor Oreta kay GPNT o kaya sa district director na si General Eliseo Cruz na palitan na itong chief of police ninyo diyan sa Malabon City, Sir Bong? Wala pa namang balitang ganyan, pero siyempre si Mayor nakikita natin, hindi man niya sinasabi, pero mukhang hindi siya natutuwa doon sa mga nangyayari at hindi natutuwa sa ating bagong COP dahil alam mo na. Sino ba naman ang mayor na gusto yung mga nangyayaring patayan na ganyan? At para din sa kalaman ng iba, Edwin at saka David, alam mo ang Malabon, napakalit na bayan yan. Pero alam mo ba sa mga nakaraang taon, napakababa ang commission ng crime dito. Noong 1917, kami yung number one na napakababa ang crime dito. O kaya hindi sanay si Mayor Oreta sa mga ganyang mga nangyayaring krimen, kaya ganun na lang ang lungkot niya. Kaya hindi mo rin masisi siguro ang ating alkalde na ngayon medyo nabubwisit dahil sa mga nangyayari. So sabi nga lantaran yung nababanggit na medyo may disgusto si Mayor dun sa tumayong hepe. Kaya kasi yung leadership ng kapulisan medyo malamya, ano po, Sir Bong? Oo, Edwin, malamya talaga dahil kailan lang, pinatawag niya rin si OP namin, si Colonel Rihano, at nagtanong-tanong nga siya. At mas kumpleto pa yung nakukuha niyang report doon sa taong bayan kaysa doon sa pulis. So ibig sabihin, may problema. Diba kasi alam mo, Mayor, in-expect niya sa ating kapulisan, lalo na sa COP natin, ng report, tamang report, para sa kanya, para naman pag tinanong siya, nalalaman niya nangyayari sa kanyang bayan. Nagpa-interview naman po sa media, sabi ng Pepe. Nagpa-interview naman po ako eh. Partner, maliwanag na. Alam na natin ang kahinat na ni Pepe, sapagkat alam niyo yung sasalita ngayon, kung anong sinasabi ngayon ni Sir Bong Padua, galing sa tanggapan ng alkalde. Galing yan kay Mayor Oreta. Kaya alam na natin ang kahinatnan, Sir Bong, at malamang hindi na magtatagal sa pwesto yung chief of police dyan sa Malabon City. Sir Bong! Mukhang inuhusgan mo na, David. ang sinasabi ko naman,
Sir Bong, eh, galing din naman sa mga reaction mismo ni Mayor. Kasi kung ang isang mayor, eh, hindi niya gusto ang chief of police sa kanyang lugar, meron siyang karapatan na isumbong at ipagbigay alam sa kinaukulan ang posibleng pagpapalit, pagtatanggal ng kanyang hepe ng pulisya, sapagkat kung ang isang mayor, eh, wala nang tiwala sa kanyang chief of police dahil nga sa pagiging incompetent, eh, definitely, hindi magtatagal yan, Sir Bong. Naniniwala ako dyan, Sir Bong. Sa tagal na nagko-cover sa defense dyan si David, eh, hindi mo mapapaligoy-ligoy dyan, mayor tuloy. Okay, Sir Bong. Tama ka, Edwin. Sa tagal na niyang police reporter, abay, hindi mo maloloko yan. Alam na alam niya mga pulisiya at batas dyan. Sana yung umorbit yan. Sana yung umorbit. Ang bottom line ito, Sir Bong, tayo, especially ako, actually, hindi ko pa nakausap, hindi ko pa nakaharap yung chief of police ng Malabon. Pero ang bottom line ito, ay kung ano ang pinaka-the best sa mga taga-Malabon at kay Mayor na nakakaalam ng mga pasikot-sikot sa kanyang lungsod, ay dapat yun ang masunod, Sir Bong. Abay, tignan natin, David, Edwin, sa mga susunod na araw, tignan natin kung ano yung mga mangyayari doon sa sinasabi ni David, eh, pero sa ngayon, wala muna akong masasabi. At tignan muna natin. Tingnan natin kung ano yung magiging action ng ating alkalde at para naman masabi natin na hindi natin si pangungunahan. Definitely, nag-meeting yung konseho ng siyudad Malabon at patungkol dito kay Kadone na nadaling anong gunman. Ano ba yung standing order ni Mayor at together with that, paano ba mabibigyan ng justisya at ano ba yung particular na tulong kung meron man na naibigay ang pamahalang siyudad dun sa pamilya? Edwin, nung mangyari yan, nung nakarang araw yan, 4:17 ng hapon, right there and there, na lahat ng barangay captain, pumunta na kay Mayor. At doon nga, nasyak sila, napag-usapan nila, at yun nga, dinaing nila yung mga nangyayari sa Malabon ngayon, kasi bago mangyari pagpatay kay Kapitan Tune, sunod-sunod na yung patayan. Yes. The last 2 weeks, ang namatay, 8. So, medyo nababahala talaga sila. Kaya ang nangyari din, tinawagan ni Mayor si General Elid Cruz ng NPD at pati na rin si Colonel Rihano, ay nagkaroon ng dialogue yung gabi na yan. At sinabi nga ng mga barangay natin, captain natin, ang kanilang hinahing dahil sa kakulangan. Kakulangan ng nakikita nilang ano, ang mga pulis doon sa lansangan. Police visibility. At, walang police visibility, kaya siguro maraming namamatay kasi sila mismo natatakot na rin. Lahat ng problema na idinaing nila at sinagot naman ni Colonel Rihano at ni General Cruz na nangako sila na pagpaigtingin nila ang kanilang pagbabantay sa lungsod. Kasunod niyan, nagpa-deploy ng additional 100 policeman si General Cruz doon sa Malabon. So, meron kaming mayigit 400 na polis plus another 100. So, mayigit 500. Yun ang pwersa ngayon ng Malabon. Ayun. Isang point, Sir Bong. Sa ikabilang banda, yung isa pong binaril at napatay na naniningil po, nagpapautang, eh wala raw hong kuha ng CCTV. Ang report po ng ating reporter dyan, si Danny, ay wala raw pong gumagana na CCTV. Siguro, ang isang suggestion din po namin, Sir Bong, maganda rin po na sa panig po ng ating mga local government official, particular yung mga barangay captain, tingnan rin po ng ating mga barangay captain ang pagiging effective ng mga CCTV sa kanilang lugar para deterrent din po sa mga krimen, Sir Bong. Oh, syudad na yung Malabon. Tama ka, David. Pero hindi mo na itatanong, napakarami naming CCTV rito. Yung mauso yung, alam mo yung CCTV, nung kami yung unang, yung lungsod ng Malabon, ang unang lungsod na nag-uso ng CCTV. Kaya lang siguro, medyo magaling siguro yung mga kriminal at
Bumarel, eh, ito sa lugar na yun, may mga CCTV kami. Hindi lang siguro na haged. Hindi lang siguro na haged. Okay. Kasi yung lugar na yun, medyo ano eh, medyo masukal at medyo pasok sa loob. Mm-hmm. O doon sa paligid din, meron kami. Okay. Pero nagkataon siguro hindi nakita yung pagpatay doon. Saka ay ano, Kabong, kasi parang baligtad ang naging impression natin sa CCTV. Kaya ikinakabit yan as crime deterrent. Pag halimbawa, alisto yung mga barangay tanod na may nakasayang doon sa CCTV, may umu-orbit na nakamotor o nakahinahinala, o puntahan nyo to, patrol 1, puntahan nyo, ikutan nyo, ano yan. Eh, hindi, ang nangyayari sa CCTV, reference na lang. Pag may napatay, saka lang sisilipin CCTV, baligtad. Correct. Oo, tama. Tama ka dyan eh. Kasi yan, kung meron man tayong CCTV, kailangan din, may tulong din sa ating mga law enforcers. Eh, ang nagiging problema nga, nung nagkaroon tayo ng maraming CCTV, eh, yung CCTV na lang pinagbabantay nila at wala nang police visibility. Kaya tama yung sinasabi ni Edwin. Ang ginagawa po kasi, bantay yung CCTV, tapos may nakaputukan, may napatay, ay tignan natin CCTV kung sino yun. Eh, hindi ganun eh. Oo nga. O, di ba? Sir Bong, i-remind nyo yan eh. David, Edwin, nakikinig pa ako. Anyway, ayun, so far, na-cover po natin ang reaction po ng ating mga kababayan dyan sa Malabon. At maghihintay po tayo sa mga susunod na kabanata kaugnay ng hinaharap nitong Chief of Police ng Malabon City, Sir Bong. Ayan ang abata natin, David, Edwin, ha? Pero nandito naman yung ano niya eh. Nandito naman yung reporter niyo makulit. Magaling na reporter niyo. Masipag. Makukuha at makukuha niya yan eh. Ang pasitanik ko, pasipag din yan. Kaya palagay ko, kung magkakaroon man ganyan, na-iskop niya yan. Thank you, Kabong. Salamat. Thank you. Ay, salamat sa inyong dalawa, Idol. Alright. Si Sir Bong Padua, ang Public Information Officer ng Malabon City, through coordinations ni Danny Cruz. Correct. His partner. Disappointed. Si Sir Bong. Oo. Minsan lang maging ganyan yan. Alam ko, palaging masaya yan eh. Pero kanina, parang malungkot siya dun sa ating interview, partner. Ay, siyempre, may napatay na kaibigan niya rin siguro, no? At saka, nagbo-boomerang sa kanilang, sabi ng liderato, yung pagganya mga krimen. Eh, siyempre, sa kanya na nanggaling. Walong sunod-sunod na unsolved crime yung nangyari sa Malabon. Ay, natawag yung ating pansin. O, bago tayo mag-break, correct. Baka magtampo itong mga nanonood sa atin sa FB Live. Hiniram ko na yung FB Live dyan sa loob sapagkat yung aking cellphone ay nakahack. Angelo Redaha, magandang hapon ka Edwin and ka David. Blessed Wednesday and Baklaran Day. Solid team dawin sila. Si Jackie Martinez, ang dengbak siya ay hindi ligtas. Ay, mayroon siya reaction doon sa ating poll question mamaya. Si Freddy Ordina, yun din reaction. Tapos si Merlin Yates bumabati. Si Lisa Gaines Tony, magandang gabi ka IC. Si Lucy Melchor, may tanong. Bakit ang gwapo nyo? Sabi niya ganun. yun ang tanong niya. Alright. Father, okay. Pinakamaganda ito, yung natitirang minuto natin, bigyan rin natin daan yung ating pong mga reaction kaugnay ng ating poll question. Narito na ang poll questions for the day. Partner, yung ating poll question, anong masasabi ninyo na ipinagpaliban na ang... ay, mali. Parang iba yata itong aking binabasang poll question, ah. Okay, go. Go ahead, partner. Yung ating poll question, ito yung poll question na walang kakwenta-kwenta dahil yun din ang sagot. Ligtas ba yung bakuna contra COVID-19? Anyway, ito yung mga reaction lang ng ating mga kababayan. Si Don Arthur Candelario Fortes. Ayun, at mga reaction din, siguro mahalaga, mabasa lang natin yung mga nagbigay na kanilang... Basahin mo na, sunod-sunod, ako naman ang babasa nung ating trabaho openings. Yeah. Si Yetsky Payalungan, kung wala naman nakikitang problema sa gawang China, bakit hindi? Si Louis Tubera, dapat mauna mga official ng DOH.
si Camilo Melba sobre Peda, syempre best pa rin ang mataas ang efficacy. Si Rizmel Kasuraw kay naman mga ka-Noypi, huwag naman kayo ganyan. Si Rodolfo Hernandez, kung duda kayo, huwag kayo magpaturok. At yung kanina, napakahaba nito, kaya yung babasahin ko lang yung simula ng kanyang message. Si Don Arthur Candelario Fortes, paanong naging ligtas yan? Manood kayo sa YouTube kung ano ang side effect. Ayan, Parker, go ahead. Alright, yan ang ating mga reaksyon. Ito naman yung trabaho openings. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Dito lang sa Balita na Serbisyo. Yung Public Employment Service ng Maynila, napakaraming pinadala sa atin kaya uutay-utayin natin ito. For today, meron lang silang nangangailangan ng 20 delivery helper, 2 lalaki, college level, ang deployment sa Makati or San Juan, 20 factory workers, male, college level, ang deployment sa Bikutan. Yung interview ay sa January 15. Makipag-ugnayan kayo sa PIO Manila, kaya hindi naman kailangan nila lang itong kin manpower, 5 driver, lalaki with license 1, 2, 3, makipag-ignayan kayo sa PIO Manila, ang interview ay on January 15, partner. Mm-hmm, ayan. So, okay. 4.5 minutes, bago sasapit ang 7, sa pagpapaalam na tayo, baka may abul ka pang mahalaga anunsyo. Ayos na, partner, gusto lang nating i-congratulate yung ating kaibigan na si Mr. Philip Sabino at Flor Sabino sa kanilang bagong binuksang servisyo rin naman at at same time ay business sa Silang Cavite, ang Sabino Funeral Homes along Aguinaldo Highway diyan po sa Silang Cavite. Congratulations sa inyo, Mr. Sabino. Sabino Funeral Homes. Iyan, Sabino Funeral Homes. Pagliga mo palang, payapa ka na. Ayan. Correct. Aprom. Alright. Mm-hmm. So, paalam na tayo, partner. Yes, oo. Oh. Ikaw naman na, partner. Hindi, ikaw na mauna. Sa mga kasama natin. Okay. Gusto natin pasalamatan, siyempre, ang mga naging kaagapay po natin sa nakalipas na isa't kalahating oras. Ang sa panig po ng ating engineering side, si Jeric Barreto at Daniel Tenco, mga news writers natin na sina Ashley Jose at Jeneline Valencia Burgos, social media writers Jude Alabado, at ang ating communication assistant na si Bea Amigable. Ako po si David Oro, nag-iiwan ng mga katagang. Maraming salamat po sa privilege na makapag-servisyo sa inyo. Bye! Kaya muna namin, without wakasad mga kaibigan, ang pang-Wednesday na edisyon ng Balita ng Serbisyo Pa. At hopefully, God willing, by tomorrow, babalik ko ng alas 5:30 hanggang alas 7 ng gabi dito sa DWIC. At lagi namin iniiwan ni partner David. Lagi po nating tatandaan ang paglilingkod sa kapwa, isang pagpapala mula sa Diyos. Susunod na po, ang 25th KBP Golden Dove Award for Best Radio Program Magazine Host. Yan ay si Miss Marupa Hatisarne sa kanyang programang Radio Klinika. Balita na, servisyo pa.